Hello mga brother and sis, kamusta po kayo? Natapos na natin disassemble yung turbocharger ng generator natin mga brad at nalinisan natin natin mga brad. And for this vlog maintenance natin mga brad, i-assemble na natin yung turbocharger natin mga brad. Step by step. Tara, huwag na natin patagalin pa. Tirahin na natin yung turbocharger ng generator mga brad. Samahan niyo ako. Hello mga brother and sis, I'm Webro at ako yung makinistang siman. And welcome to my channel. Yeah! Una-una sa lahat mga brad, magbasa pa rin tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi ko sa maintenance vlogs natin mga brad, na disassemble na natin yung turbocharger natin, magbasa pa rin tayo ng manual before tayo mag-assemble ang turbocharger natin mga brad. Tara mga brad, assemble na natin. Unahin natin assemble yung support natin mga brad. Double check muna natin yung mga spare parts, kung ready na ba siya at kompleto mga brad. Unahin natin install yung compressor side oil thrower natin mga brad. Install natin sa support natin mga brad. At always renew or palitan natin ng bago yung o-ring ng compressor side oil thrower natin mga brad. At palitan din natin ng gas seal ring yung sleeve natin mga brad every time na mag-conduct tayo ng overhauling ng turbocharger natin mga brad. At meron din tong marker. At dapat doon pa rin siya nakatapat mga brad. Ngayon mga brad, install na natin yung compressor side oil thrower natin mga brad. Lagyan natin ng langis yung o-ring para madali lang ma-install at papasok yung compressor side oil thrower natin mga brad. By hand lang. Push lang natin mga brad by hand at mapapasok na yung oil thrower natin mga brad. Take note, huwag natin gagamitan ng martilyo or pupukin ng martilyo kasi madadamage yung compressor side oil thrower natin mga brad. At yung compressor side oil thrower natin mga brad, meron po ito siyang dowel. Kaya hindi ka maligaw pag install nito mga brad. Hindi rin ma-install na maayos o hindi ma-install natin yung compressor side oil thrower natin mga brad kung hindi nakatugma yung butas at saka yung dowel niya. Pagkatapos natin ma-install yung compressor side oil thrower natin mga brad, langisan din natin mga brad at install na din natin yung compressor side thrust bearing natin mga brad. At ngayon mga brad, nalangisan na natin mga brad, double check din natin yung mga match marking ng compressor side thrust bearing natin mga brad before natin install. At every time nagkakanda kami ng overall turbocharger natin mga brad, pinapalitan tong compressor side thrust bearing natin mga brad. At sa paghigpit mga brad, dapat kabilaan para sigurado tayo pantay yung pagpasok at pag-install natin ng compressor side thrust bearing natin mga brad.
At pagkatapos natin ma-install yung compressor side oil thrower natin mga brad, at saka yung compressor side thrust bearing natin mga brad, install natin yung sleeve natin mga brad. Medyo may katigasan to kasi nga sa gas cylinder natin mga brad, kaya gagamitan natin ng kahoy, pukpukin natin ng pantay at dahan-dahan to papasok yung sleeve natin mga brad. At every time nagkakanda kami ng overall and turbocharger ng generator natin mga brad, pinapalitan namin to ng journal bearing mga brad para sigurado tayo na ayos yung turbocharger natin mga brad. At ngayon mga brad, install na natin yung turbine side journal bearing natin mga brad. But before that, linisan natin at siguraduhin natin na walang rumi na natira para naman to avoid na damage yung turbine side journal bearing natin mga brad. At langisan natin to mga brad para naman madali at suwabe lang yung pagpasok ng turbine side journal bearing natin mga brad. Take note mga brad, pag install natin ang turbine side journal bearing natin mga brad, meron po to siyang knock pin mga brad, at palagi po to siya nakatutok, or ang position po nitong mga brad, palagi po to siya nasa taas. At ngayon mga brad, i-install na natin yung nozzle natin mga brad. But before that, i-renew or palitan natin palagi yung o-ring mga brad every time nagkakandak tayo ng overhauling ng turbocharger natin mga brad. At applyan natin ng Copa Slip to mga brad para sigurado tayo na hindi titigas at madali lang natin matatanggal sa susunod na overhauling natin yung turbocharger natin mga brad. At ngayon mga brad, i-install na natin yung packing at saka yung labyrinth packing natin mga brad. Take note, yung labyrinth packing natin mga brad, meron po to siyang groove at dapat pasok yung knock pin ng turbine side journal bearing natin mga brad. At sa pag-install natin ng labyrinth packing natin mga brad, kapag matigas, huwag natin pilitin kasi sigurado ako masisira yung knock pin ng turbine side journal bearing natin mga brad kasi nga hindi pa siya nakaupo or pumasok. At pag pumasok na yun mga brad, yung knock pin natin ng turbine side journal bearing natin mga brad sa labyrinth packing ng groove niya, mapapasok at smooth lang yung pag-install natin ng labyrinth packing natin mga brad. At install din natin yung washer at saka bolt at tigpitan natin ng pantay mga brad para sigurado tayo pantay din yung pagpasok at pag-install natin ng labyrinth packing natin mga brad. Ngayon mga brad, punta naman tayo sa compressor side mga brad. Install natin yung compressor side journal bearing natin mga brad. At siguraduhin natin na malinis yung bearing pedestal natin mga brad para hindi ma-damage yung compressor journal bearing natin mga brad. At lagyan din natin ng langis para swabe yung pag-install natin ng compressor side journal bearing natin mga brad. At yung knock pin mga brad, take note,
palagi yon nasa taas mga brad. At pagkatapos natin ma-install yung compressor side journal bearing natin mga brad, langisan natin at install na din natin yung turbine side truss bearing natin mga brad. Ganun din meron po to siyang groove at pasok dapat yung nut pin ng compressor side journal bearing natin mga brad. At huwag natin pilitin mga brad na i-install yung turbine side truss bearing kapag hindi nakaupo o hindi napasok yung nut pin ng compressor side journal bearing mga brad, kasi sigurado ako masisira yung nut pin natin mga brad. At install din natin yung washer at saka bolt at pagigpit natin mga brad, pantay din para sigurado tayo na install natin na maayos yung turbine side truss bearing natin mga brad. Siyempre mga brad, inspeksyonin din natin yung rotor shaft natin at linisan natin na mabuti gamit yung pecals or metal polish natin mga brad. At sukatin din natin yung sliding part niya. Inspeksyonin din natin yung mga blades niya kung hindi ba nabungi or nag-crap. So far so good, okay naman yung mga blades natin mga brad. At pagkatapos natin ma-inspection yung rotor shaft natin mga brad, i-install na natin siya. But before that, langisan natin maigi yung shaft niya at yung papasukan niya para sigurado tayo swabe yung pagpasok ng rotor shaft natin at pag-install natin mga brad. Daan-daan lang at alalay lang mga brad para maiwasan natin yung pagka-damage ng labyrinth packing natin mga brad. At pagkatapos natin ma-install yung rotor shaft natin mga brad, langisan natin ulit yung shaft at saka yung turbine side truss bearing at saka yung truss collar natin mga brad. At install natin yung truss collar na nasa ibabaw yung match marking natin mga brad. Palagi po ito nasa taas yung match marking natin mga brad. At langisan natin ulit yung shaft niya mga brad at i-install na natin yung support natin mga brad. At sa pag-install natin ng support natin mga brad, daan-daan lang at alalay lang mga brad hanggang makapasok at makaupo yung support natin mga brad. At i-install na natin yung washer at saka bolt niya mga brad. At sa pagigpit, dapat kabilaan para sigurado tayo na install natin na maayos yung support natin mga brad. Kaya palagi ko sinasabi sa mga maintenance vlogs natin mga brad, ugaliin natin lang maglagay ng mga markings mga brad para hindi tayo mawala, hindi tayo magkamali at tama yung pag-install natin habang nagme-maintenance tayo mga brad. Mm-hmm.
ngayon mga brad, install na natin yung impeller mga brad. But before that, double check natin yung match marking niya mga brad. Yan po sa rotor shaft at ito po sa impeller mga brad. Dapat align or tugma po yan mga brad. Langisan muna natin yung shaft niya bago natin install yung impeller mga brad. By hand lang po ang paglagay at pag-install natin sa impeller mga brad. Konting push at alalay lang po. Huwag natin pilitin baka masira or madamage yung thread natin mga brad. Yan po, dahan-dahan. Oops. Siyempre pigilan din natin sa kabila mga brad yung rotor shaft natin mga brad. At yan mga brad, na-alay na yung match marking ng impeller at saka rotor shaft natin mga brad. Langisan muna natin yung thread bago natin install yung washer at saka yung locking nut niya mga brad. Yung ibang model ng turbocharger mga brad, yung locking nut niya baliktad yung paghigpit. Yung paghigpit niya is counterclockwise. So ibig sabihin, yung pangluwang niya is clockwise. Sa model natin ito mga brad, MIT 18 SRC is normal lang. Yung paghigpit natin is clockwise, ang pangluwang niya is counterclockwise. So normal lang yung paghigpit natin mga brad, clockwise tayo mga brad. At kaya palagi ko rin sinasabi sa mga maintenance vlogs natin mga brad, ugaliin din natin magbasa ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. At ngayon mga brad, higpitan na natin yung locking nut natin mga brad, clockwise. At gamitan natin ng spanner at by hand lang muna. Pagkatapos, gamitan natin ng martilyo hanggang makaabot yung match marking ng locking nut natin sa rotor shaft at saka sa impeller mga brad. Dapat naka-align yun yung match marking natin sa impeller, sa rotor shaft at saka yung locking nut natin mga brad. Dapat naka-align yun. At pagkatapos natin ma-install yung locking nut natin mga brad, sukatin natin yung clearance ng rotor shaft at saka yung locking nut natin mga brad gamit yung deep gauge natin mga brad. At ikumpara natin yung kuha natin clearance or distance nung nag-disassemble tayo mga brad. At ayon sa manual, greater than 0.10 mm yung difference na nakuha natin clearance or distance nung nag-disassemble tayo at nag-assemble tayo mga brad. Iko-consult o imi-mensahe natin yung maker kung anong dapat natin gawin mga brad. At ngayon mga brad, install na natin yung dial gauge natin mga brad. Kunin natin yung deflection ng rotor shaft natin mga brad. At dapat yung dial gauge natin mga brad nakatutok to sa endpoint ng rotor shaft natin mga brad. Paikutin natin at kunin natin yung deflection niya at ikumpara natin yung nakuha nating deflection nung nag-disassemble tayo mga brad. At ayon sa manual mga brad, sa pagkuha natin ng deflection natin mga brad, ang procedure po, paikutin natin yung rotor shaft natin mga brad counterclockwise, dahan-dahan lang po sa pag-ikot ng rotor shaft natin counterclockwise para makuha natin yung deflection natin mga brad. At ngayon mga brad, ilipat na naman natin yung dial gauge natin mga brad para sukatin din natin yung axial niya mga brad. I-push lang natin yung rotor shaft niya by hand at kunin natin yung axial measurement niya, yung sa thrust clearance niya mga brad. At ikumpara din natin sa previous clearance na nakuha natin nung nag-disassemble tayo mga brad.
At pagkatapos natin makuha yung clearance ng rotor shaft at saka yung locking nut natin mga brad, at nasukatan din natin yung deflection at saka yung axial natin mga brad, install na natin yung scroll natin sa bearing pedestal natin mga brad. But before that, install natin yung pad eye nya at i-lift natin gamit yung chin block natin mga brad. At dahan-dahan lang pag-install natin ng scroll sa bearing pedestal mga brad, kasi nga baka ma-damage yung impeller natin mga brad. Kaya dahan-dahan lang at alalay lang mga brad sa pag-install natin ng scroll sa bearing pedestal natin mga brad. At pagkatapos natin makabit yung scroll natin sa bearing pedestal natin mga brad, install na din natin yung washer at saka yung mga nuts niya mga brad. Higpitan na din natin at dapat pantay mga brad para sigurado tayo na pantay ang pag-install natin sa scroll natin sa bearing pedestal natin mga brad. At pagkatapos natin ma-install yung scroll sa bearing pedestal natin mga brad, double check at check upin pa rin natin yung impeller, paikutin natin at tingnan natin yung mga blades niya kung hindi ba na damage or wala bang tama mga brad. So far so good, okay naman yung blade natin mga brad. So i-install na natin yung air inlet casing natin mga brad. But before that, lagyan natin ng langis para swabe ang pagpasok ng air inlet casing natin mga brad. Ganon din mga brad, dahan-dahan at alalay sa pag-install ng air inlet casing natin mga brad, baka matamaan yung impeller natin mga brad. Dahan-dahan lang, yan po, at maramdaman mo rin yan kapag nakapasok at nakaupo na yung air inlet casing natin mga brad. At pagkatapos, i-install din natin yung mga bolt niya mga brad, at sa paghigpit mga brad, pantay pa rin mga brad para sigurado tayo pantay din yung pag-install natin ng air inlet casing natin mga brad. At pagkatapos natin mahigpitan yung mga bolts ng air inlet casing natin mga brad, install na din natin yung air inlet guide natin mga brad. Ganun pa rin mga brad, lagyan natin ng langis para swabe yung pagpasok ng air inlet guide natin mga brad. At lagay na din natin yung mga bolt niya mga brad, at pantay din yung paghigpit para sigurado tayo pantay din yung pag-install natin ng air inlet guide natin mga brad.
ngayon mga brad, punta naman tayo sa kabila mga brad. Install natin yung lifting tools sa gas inlet casing natin mga brad. At daan-daan natin iangat yung gas inlet casing natin mga brad. And don't forget to replace yung packing natin mga brad. At lagyan natin ng compass lift to para nga sa susunod na overhauling natin yung turbocharger natin mga brad, hindi tayo mahirapan sa pagbaklas ng gas inlet casing natin mga brad. At daan-daan lang sa pag-install ng gas inlet casing mga brad, alalay lang, baka kasi matamaan yung rotor shaft blade natin mga brad. At pagkatapos, insert natin yung stopper plate natin mga brad at yung washer at saka mga nut nya mga brad. At higpitan natin to ng pantay mga brad para sigurado naman tayo yung pag-install natin ng gas inlet casing natin is pantay mga brad. At ngayon mga brad, na-assemble na natin yung MIT 18 SRC turbocharger natin mga brad. At pagkatapos natin ma-assemble yung turbocharger natin mga brad, kunin natin yung clearance between impeller at saka air inlet guide natin mga brad. At ganun din sa kabila yung clearance ng rotor shaft blade at gas inlet casing natin mga brad. At ikumpara natin yung nakuha natin clearance nung nag-disassemble tayo mga brad. At pagkatapos natin ma-assemble yung MIT 18 SRC turbocharger natin mga brad, istalpak muna natin siya sa generator mga brad bago natin i-install yung silencer niya mga brad para hindi tayo mahirapan sa pag-install natin ng turbocharger natin mga brad. At take note, palitan natin ang o-ring at saka packing bago natin i-install yung turbocharger natin mga brad. At pagkatapos natin ma-install yung MIT 18 SRC turbocharger sa generator natin mga brad, install na din natin yung silencer natin mga brad. At sa pag-install natin ng silencer mga brad, dapat may alalay kasi nga medyo may kabigatan to at dapat daan-daan lang. At take note mga brad, pagkatapos natin ma-install yung silencer natin mga brad, palitan natin ng filter yung silencer natin mga brad bago natin patakbuhin yung generator natin mga brad. At yun yung mga brad, this is pag-assemble natin sa turbocharger ng generator natin mga brad. At kung nagustuhan or may natutunan kayo sa vlog natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga vlogs, videos na upload natin sa channel na to. Follow natin yung Facebook page natin, pakinig sa Siman mga brad. Walang pilitan to mga brad, pakishare lang din ng vlog natin. And hanggang salamat!